Hi. Nagbabalik po tayo. Ako po si Kuya Alan. Nakatira po dito sa Haifa. And isishare ko po sa inyo ang isang importanteng issue. Okay? I know na marami sa inyo, lalo-lalo na sa mga baguhan dito sa Israel, naguguluhan kung anong dapat susundin sa grace period. Because recently, we've seen some posts from Facebook that some are saying that the grace period to find your next job, okay, that's the title, the grace period to find your next job is 60 days. So I was able to see that post already and some are saying this. Okay, so sabi ko, ano ba talagang tama? Okay, because as far as I know, the existing grace period to every caregiver today is 90 days. Okay, what I'm saying here is when you leave your job or when you resign from your job, when you are dismissed or your employer dies, okay? So, dun nagsisimula na kayo po ay maghahanap ng trabaho na susunod. And dun na rin po nag-start ang grace period. For example, namatay yung amo mo kahapon, today, mag-start na yung day 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 90 days. That's the existing. But nabulabog ako last week dahil nakita ako na mga nagpo-post na ang grace period na lang daw is 60 days. And I was saying, I want to find or I want to get that memorandum kung totoo nga ba. But based from research, okay, meron ako dito isang example na kasabihin ko sa inyo na ano ang totoo. Okay? So, andito po tayo. Okay? Eto. Kami sa agency, nakikita namin ng mga files ng mga ibang worker, some other workers, okay? At ito po yung nakukuha po sa Population Immigration Authority o sa PIBA, okay? At ito po yung halimbawa, ito si Bernadette. Na, of course, kumuha ko ng permission sa kanya na i-post ko itong example na to. So, tinanggal ko na lang yung mga numbers, names of employer, passport number. Para sa ganun ay hindi naman siya magagalit sa atin. Okay. So dito, okay? Ito yung file. This file I took something like in the middle of July. So makikita natin dito this end date of last employment. Makikita mo dito yung date. Kung liba umalis ka, namatayan ka ng amo, makikita mo dito na mag-end, kung kailan nag-end. At dito, makikita mo dito sa reason of reported by employer agency. So, pwede mag-report dito ang dalawa, ang agency or ang employer. Kung halimbawa, i-dismiss ka, pwede on that time na pwede nilang ipa-cut, okay, ang iyong employment. So, kung minsan dito, pag namatay ang amo, may lalagay dito na death of employer. Kapag ikaw naman ay nag-resign or ikaw ay na-dismiss, maglalagay pa rin dito ay dismissal. Tatlong na naglalagay dito. And then, here, because still existing work, at nandiyan pa sa work na yan, si Agata, is not relevant. Okay? So, nandiyan nakalagay. So, my point here is, dito mag-start yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 90 days na existing today. But because of this 60 days issue na nabasa ko sa Facebook, I want to dig deeper. Okay? So, this file was extracted mid-July. Look what I extracted as of August 1. Of this year. Meron akong warning sa baba. And if there's a warning, the Mistradap name or the PIBA is very serious. Okay? Okay, yan. It's very serious with this warning. At dito makikita natin kung ano ba yung existing. Yung 60 days ba or 90 days na grace period. Okay. Ito po yun. Andyan. So, nakalagay dyan. Dati-dati yan, dati-dati wala pang ganyan. Okay? But as of August 1, ito na po ang lumalabas. Okay? Ito, babasahin ko in real English. In case of illegal stay in Israel, including remaining in Israel more than 90 days without legal employment. Okay. Ito sometimes baka magtatanong kayo, baka ito ay para sa mga SB din. No, it's not. Ito po ay para sa mga I think 5.3 pababa. Okay? Or shall we say, sabihin na lang natin, ito yung nasa regular. Sa 4.3,
it should be 4.3 pababa. Kung sa 4.3 pababa kayo, including na ito yung mga G2G, mga bago pa sa Israel. So sabi niya, in case of illegal stay in Israel, kung nag-illegal ka, including remaining in Israel, more than 90 days. So means, kung 91, sa yung may ka 91, illegal ka na. Without illegal employment, the worker will be liable for deportation as well as for reduction of any sum accumulated in his deposit fund. Okay, this is a very serious warning. So this file I extracted only, okay, this August 1. And before, kung titignan natin, this one, okay? Dati-dati, wala pang warning. But now, meron ng warning. At nakalagay dito na 90 days ang sinasabi na grace period natin. So, ang tama po na umiiral pa din ay hindi na bago ng 60 days, but 90 days. But take note, when the PIBA is making a warning, nilalagay na nila. Oh. Okay? So, 90 days, mga kababayan, you must find work. Okay? Go to all the agencies, okay? And try. Okay? Until such time na mahanapan ninyo ang suited para sa inyo na trabaho. So, as I've said, punta lang kayo sa mga agencies. Okay? And, mahirap na mawalan ng trabaho. Yung 90 days, napakatagal yan. So, you have how many days? 3 months. You have 3 months to find a job. So, find it. Iwasan nyo po mag-relieve. Okay? Huwag po kayong ma-allure doon sa 300 to 400 shekels per day ng relieving. Okay? Kasi ang consequences niyan ay baka kayo ay mawalan ng status. I have so many stories especially from the Indians that because of this high salary in relieving ay nawawalan po sila ng 90 days. And now, kapag hindi ka nakakuha ng 90 days, magtatago ka, kukuha ka ng 188. What's the meaning of this? G2G, okay? After 90 days, di pa kayo nakahanap. What's the meaning of this? You'll be deported. But of course, you will not be deported. Mayroon parang isang chance, kukuha kayo ng humanitarian visa. Pero huwag nyo lang paabutin doon, okay? Find a job. Good day. And please, subscribe, share nyo itong post na to. And I know that I'm giving you the right information. Good day.